Make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito po ang habilin ni Jesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Malimit kapag may aalis, halimbawa ang ina, pupunta sa bayan, pupunta sa palengke, iiwan ang mga anak, sasabihin ng ina, ay mga anak ha, isasarado niyo ang pinto, uhugasan niyo pinagkainan ninyo, ako'y pupunta lang sa bayan, babalik ako. Pagpupunta naman sa ibang lugar, lalo tigit sa malayo-layo, sa ibang bansa, sasabihin ng ina sa kanyang mga anak, ay magbabait, susundin ninyo ang utos ng inyong tatay, huwag kayong mag-aaway, yan ang aking habiling sa inyo, kay magmahalan, huwag mag-aaway. Ngayon, si Jesus ay may habiling, hindi lang sa kanyang mga alagad, kundi sa ating lahat, bago siya umakyat sa langit. Ano po iyon? Makinig kayo. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa at binyagan nyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Palakpakan natin ang Diyos na ito. 2,000 years ago, ito yung habili ni Jesus. At nakakatuwa, from 12 apostles, dumami ng dumami ang mga Kristiyano, lumaganap sa buong daigdig. At ito yung hamon sa atin, to spread the word of God, to bring Jesus to the people, tell the stories of Jesus. Ibalita natin, ipahayag natin ang mabuting balita. At tamang-tama, ngayong Ascension Sunday, tinalaga ng simbahan ng araw na ito ay World Communication Sunday, pandaigdigang linggo ng pangangaral. At hindi lang kami mga pare, lahat tayo ay may obligasyong mangaral. Ang sabi nga ng isang santo, preach the word of God, and if necessary, speak. Preach the word of God, and if necessary, speak. Nung ibig sabihin ito, ang pangangaral pala ng mabuting balita ay hindi lamang bibig ang ginagamit. Kabayat ka na mag-asawang yun, kaya pala, mag-anak na are, ay nakakatuwa. Kababait na mga anak, ay bakit? Ay katoliko eh. Ay hanga ka dito. Dati ito ay masama ang ugali. Kasamang tao na rin. Ay pero nagbago. Bakit? Naging katoliko. Ay kilala ko yan. Matindi ang pinagdaanan yan. Ang daming problema. Katakot-takot ng mga krus ang dinanas. Pero hindi bumitiw sa Diyos. At hanggang ngayon, kanyang ipinapangaral hindi lamang sa salita kundi sa kanyang mabuting halimbawa ang kanyang pagiging katoliko, kristyano. Palakpakan natin ang bawat isa. We have the obligation to preach the word of God, to read the Bible, to share the good news. Alam po ninyo, marami pa ho ang di nakakakilala kay Kristo. Baka hindi natin alam. Minsan ito'y aking naisermon na sa mga barangay, pero uulitin ko po sa inyo ngayon. Tatanungin ko ho kayo, ilan ang population sa buong mundo? Ilan? Alam nyo kung ilan? 8 billion. 8 billion. And more than half of the 8 billion, Asia. At ang nangunguna sa Asia, China. Ilan ang population? 1.4 billion. Magwa 1.5 billion na. Sumunod ang India, 1.4 billion din. Dami-dami lang ang nakaunti ang China. Pag pinagsama mo ang China at India,
3 billion na ho. Ang tanong, sa China, ilan ang Kristiyano? Alin mo kung ilan? Sa almost 1.5 billion ang Kristiyano, 72 million. Ibig sabihin, wala pang 5%. Sa India, 1.4 billion, ilan ang Kristiyano? 33 million. Wala pang 2%. Dito po sa Pilipinas, mabuti naman ang ating population, 114 million. Ilan ang Kristiyano? 85%. 85%. Ang Katoliko, ang Kristiyano, ay pumunta ka sa iba't ibang lugar sa ating kapitbahay. Mayroong Brunei, may Japan, Thailand, Cambodia, Laos, Indonesia. We are the only Catholic Christian nation in Asia. Pumunta ka sa Thailand, ilan ang kanilang population? 70 million, 95% Buddhist. Sa Indonesia, 285 million people. Ilan ang Muslim? 95%. Marami na ho ang hindi pa nakakakilala kay Kristo. At ito po yung hamon sa atin. Ipamahagi, ipangaral natin si Jesus sa ating buhay. Dito na lamang po sa Taal. Alam kong marami ho ang di taga-Taal. Pero ilan ang population? 60,000 ang Taal. Ilan ang sumisimba tuwing Linggo? Wala pa hong 5,000. Wala. Kami ho ay nagbabara-barangay. Madami na ho kaming barangay. Ang mga sumisimba, matutuwa ko na kamag naka-100. Ang average ay mga 50 to 70. Minamahal kong mga kapatid, ito yung hamon at habili ni Jesus. Make all disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Salamat po, nandito ho kayo. Sumisimba, nagdadasal. Palapakan natin ang bawat isa sa atin. Amen. Ang tanong, nasa ng ating kapitbahay? Nasa yung kasama natin sa bahay? Anong ginagawa? Marami pong Katoliko Kristiyano, sumisimba lamang pag KBL. Anong ibig sabihin ng KBL? Kasal, binyag, libing. Pag may inilibing, naroon pa sa likod, ay hindi naman nasimba. Minamahal ko mga kapatid, ito'y hamon sa atin, hindi lamang sa aming mga pari, kundi lahat sa ating mga Katoliko Kristiyano. Sa buong mundo, sa 8 billion, ilan ang Kristiyano? 2.4 billion. 2.4 billion. Ilan ang Muslim? Magdadalawang bilyon na ho. Ang sumunod, 1 billion Hinduism. Alhating bilyon, 500 million Buddhism. Father, paano yung ilan? May 1 billion po na hindi po nagsabi ng kung ano ang kanilang relihiyon. Ang iba'y hindi naniniwala sa Diyos. Grabe! At ito'y po yung hamon sa atin. Father, ang dami pala natin eh. 2.4 billion na pala tayo. Kalahati po doon, Katoliko. 1.1 billion tayong Katoliko. At ang nangunguna sa atin ay ang Santo Papa sa Roma. Ay nasa ng kalahati? Ang kalahati po, naghiwahiwalay. Protestante, born again, Methodist, Sabadista, ano ho? Eh bakit Protestante? Ang tawag ay Protestante sapagat sila'y nagprotesta sa mga Katoliko. Nagprotesta ng away, humiwalay. Ako'y nalulungkot, bakit? Pare-pareho tayong naniniwala kay Kristo. Abay, misi, nagkakaaway. Akala mo hindi magkakapatid. Akala mo hindi tayo magkakapamilya. We should love one another. Ang sabi ng Panginoon, love one another. At ito yung hamon sa atin. In our own little ways, we should spread the good news. Tell the stories of Jesus. Make all disciples of all nations. Baptizing them sa ngala ng Ama at ng Anak
at ang Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.